live mula sa GMA Network Center. Ito ang Bay 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 2 linggo bago magsimula ang kampanya para sa election 2022, may isiniwalat na revelasyon umano si Pangulong Duterte sa ilang kakandidato sa pagkapangulo. Wala po siyang pinangalanan pero anya may presidential aspirant daw na corrupt, may tinawag din siyang kulang sa kakayanan at isang tumatapang daw kapag nakakainom. Yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. May itanong lang ako sa iyo. Sa mga susunod na araw, may mga isisiwalat daw si Pangulong Duterte sa mga kumakandidato ngayon sa pagkapangulo. Pero sa ngayon, mala blind item muna ang iniisa niyang nalalaman umano tungkol sa hindi tinukoy ng mga kandidato. Meron naman dito na hopelessly, I think, hindi dapat na presidente. Medyo kulang talaga. Kulang na kulang. Every day, may sasabihin siya na mali o basta the fundamentals yung ano of what a persona gusto ma-presidente. Meron naman dyan ang presidente pero masyadong corrupt. Kala lang kasi ng mga tao malinis pero yung mga nag-transact sa business sa kanya, official business, pati yung mga Chinese nagreklamo na masyadong corrupt daw. Kaya naghihingi sa kanila, sabi nang kung may magawa ako, parang tao nakainom, malaman mo na medyo sumobra siya sa limit ng botilya na kaya niya. Tapos mag-away, tapos magtapang, magsalita, masakit. Kala mo may utang ang kala niya may utang yung tao sa kanya. Wala raw personalan ang gagawing pagsisiwalat ng Pangulo. Obligasyon daw niya ito bilang nakaupong Pangulo. Hindi ako na mamulitika. I'm talking to you as your president. There are things such which you must know sa aking trabaho. And ito, kailangan ilalabas ko kasi we are talking of elections. We are talking of our country and the next rulers, so to speak. May importante malaman nila na pero ito, bahala na kayo. If you want to believe in me, if you still believe me, I will tell you. But if you reject it, o ayaw ninyong maniwala, ang masasabi ko lang, bahala kayo. Total, it's your country, it's not only mine. And kailangan may malaman kayo na alam ko na hindi ninyo alam because alam ko. Why? Because I'm the president and I get all information. 2 linggo na lang magsisimula ng campaign period para sa mga tatakbo sa national positions. Pero hindi ito karaniwang kampanya dahil sa inilabas sa resolusyon ng COMELEC. Marami sa mga nakasanayang gawain tuwing kampanya. Bawal. Ngayon pa lang, nagbili ng DILG sa mga LGU na mahigpit itong ipatupad. Una-una, bawal papasok sa bahay ng mga botante. Hindi po pwede ang crowding. Hindi rin papayagan ang handshake, ang mga tinatawag nating pagyakap o paghalik sa mga botante. No? No physical contact is allowed, pati po ang selfies, pag-photograph, at ibig sabihin po ang magbabiolate ng 1 meter distancing. At bawal din po mag-distribute ng mga pagkain, ng inumin, at lalo na po ang pera. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Nagbigay naman ang pahayag ang ilang presidential aspirant sa mga blind item ni Pangulong Duterte. Para kay Manila Mayor Isko Moreno, karapatan ng Pangulo na maghayag ng nalalaman daw nitong kabulastugan. Bukod sa pagiging Pangulo, botante rin daw ito at may sariling opinyon at obserbasyon. Naniniwala rin si Moreno na kahit sino
ay kayang magpaliwanag dito. Sa kanyang Facebook post naman, hinamon ni Calio Didi Guzman ang Pangulo na maglabas ng ebidensya at huwag daw puro patutsada. Wala pang pahayag ang iba pang presidential aspirants. Aprobado na po ang dalawang brand ng antigen test para sa COVID at gugulong na rin sa susunod na linggo ang bakunahan ng mga batang edad 5 hanggang 11. Pero sa kabila ng pag-usad ng ating laban kontra COVID, malaking dagok pa rin daw ang mga tumatanggi sa bakuna kabilang ang ilan nating kababayang Muslim. At yan po ang tinutukan ni Mariz Umali. Naging sunod-sunod ang mga operasyon laban sa iligal na bentahan ng antigen test kits. Gaya ng isang seller na nag-amok pa matapos mabisto nito lang Biyernes. Mula kasi na magka-surge, marami ang piniling gumamit ng mga self-administered home antigen test kit kahit bawal. Kagabi sa Talk to the People ni Pangulong Duterte, inanunsyo na ng FDA na may dalawang brand na silang inaprubahan. Ang PanBio antigen test kit ng Abbott at SARS-CoV-2 antigen rapid test ng LabNovation. Nakabinbin naman ang aplikasyon ng 31 pang brand ng self-test kits habang sinusuri pa ng RITM. Importante po na dumaan po talaga sa performance validation ng RITM. Kasi po kung mababa po ang sensitivity, ay marami pong false negative po na mangyayari. We have to buy from FDA licensed drug outlets. Importante po kasi dito ang handling ng test kits. Dapat po ma-observe po yung good storage. Iniulat din kagabi na sa February 4, sisimulan na ang pagbabakuna sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang. Yung ating memorandum guidance ay lalabas po ngayong week. Darating po next week ang mga supply at pwede na po tayong mag-roll out by February 4, next Friday. Simula naman sa January 31, darating na raw ang unang batch ng pediatric dose na aabot sa 780,000 at masusundan pa ito ng 1.8 million dose sa mga susunod na araw. Aabot daw sa 15 milyon ang in-order ng pamahalaan. Siyam na rehiyon na sa buong bansa ang naabot na ang mahigit 70% vaccination rates sa kanilang mga populasyon. Pero ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, hindi pa naaabot ang 50% vaccination rate. Kaya kagabi, binanggit ng Pangulo ang kanyang pagkabahala matapos mabalita ang may 136 na tausog, kabilang ang ilang bata na hindi pinasakay ng barko dahil hindi bakunado. I was viewing the TV. Nakita ko yung mga tao na pasahero para sa North Harbor ata yun. The North Side, na yung iba umiiyak, yung iba-iba kung ano-ano na ginagawa kasi stranded sila. They were not allowed to board the ship because walang mga bakuna. I think the Muslim community dito sa Pilipinas mukhang ang karamihan is of the belief that it is not allowed by their, I don't know, is it religion or I might be mistaken, but it could be that for something else sa culture nila. Sabi naman ni National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Herbosa, may ginagawa ang pamahalaan para hikayatin ng mga kapatid nating Muslim na ayaw pa rin magpabakuna. Farm region ng Mindanao, ng Muslim Mindanao, talagang binigyan namin ng special attention yan even in the beginning of the vaccination campaign. Nagbigay tayo ng maraming Johnson & Johnson or J&J na bakuna, yung single dose. Another issue, again, is also yung halal type na vaccine. So I think may mga ibang vaccines na hindi yata halal. So alam ng mga ating Muslim brothers kung alin yung halal at pinipili nila yon. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Nag-iimbestiga na ang DepEd at NBI para matukoy kung sino ang nasa likod ng pambibiktima sa bank account ng hindi bababa sa 20 guro. Naglaho kasi na parang bula ang kanilang pinag-ipunang pera. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi po kasi inisip na uuanan tayo ng ganong kalaki. Di bali po sana kung magkano lang, kaso tinatabi po talaga natin yun. May paglalaanan na tayo.
Hindi sukat akalain ng assistant principal na si Marlene Garcia nang pag-click niya sa email na inakalang galing mismo sa land bank ang magiging dahilan para maglaho ang pera niya sa kanyang payroll account. December 26, habang nagpapahinga, ay nagbukas ng inbox sa kanyang email si Garcia. Ang nakita raw niyang sender, may pangalan at logo ng kanyang bangko. Ipinapa-update daw ang kanyang account para sa dagdag na seguridad, kaya sinunod niya ang proseso at nag-login sa online banking. Nakatatlong beses daw siyang nagpasok ng one-time PIN, invalid daw ito. Pero ang ipinagtaka niya, may email sa kanya ang bangko na nag-fund transfer siya ng 50,000 sa ibang bank account. At higit isang minuto lang, isa pang 50,000 na cash to anyone naman ang transaksyon. Nang itawag niya sa bangko ang insidente, doon na raw niya napag-alamang na biktima siya ng online scam. Agad daw niyang iniulat sa branch ng land bank ang insidente at hanggang ngayon hinihintay pa ang pinal na resulta ng investigasyon. Ang perang nasa bangko, gagamitin sanang pampagamot at pambayad sa utang ni Garcia. Mensahe niya sa mga nanloloko online. Sana'y makonsensya na lang sila. Tapos matulungan na rin kami ng servicing bank namin at ng DepEd para po kahit pa paano mapigilan. Karaniwan ang daing ng mga guro ang hindi sapat na sweldo at benepisyo, pero ang mabiktima pa ng online scam sa mismo nilang payroll, napakalaking dagok daw sa hanay nila. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, hindi nag-iisa si Garcia dahil nasa 20 guro ang nag-ulat at naidokumento nilang biktima rin ng online scam sa kanilang payroll account sa land bank. Karamihan sa mga biktimang guro mula NCR, Central Luzon, Calabar Zone at mayroon ding taga Bicol at Western Visayas. Mula 900 hanggang 200,000 pesos daw ang nakuhang pera sa mga biktima. Isusumitin nila sa Department of Education ang lahat ng kanilang nakalap. Hingi namin yung assistance ng Department of Education para habulin yung pananagutan ng land bank. No? After all, yung DepEd ay merong capacity at merong resources. No? Samantalang kaming mga guro, mga empleyado, talagang napaka-helpless. Ang DepEd nakikipagtulungan na raw sa land bank ukol sa isyong ito. Sa isang statement, sinabi ng land bank, hindi na-hack at ligtas ang kanilang sistema. Sa kanilang initial na investigasyon, ang mga device ng mga guro ang na-hack sa pamamagitan ng phishing, kaya nakompromiso ang kanilang personal na impormasyon. Pinayuhan ng land bank ang publiko na maging maingat laban sa phishing scams at iba pang anyo ng online banking fraud. Sabi ni Justice Secretary Minardo Guevara, sinisiyasat na ng NBI ang phishing ng mga bank accounts, pero maglalabas daw siya ng hiwalay na direktiba para sa kaso ng mga nabiktimang guro. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Nagtugma ang datos ng Okta Research at Department of Health. Bumagal na raw ang hawaan ng COVID-19 sa Metro Manila. Pero dapat pa rin daw magdoble ingat, lalo na ngayong nakumpirmang nasa bansa na rin ang sub-variant ng Omicron na BA.2 o Stealth Omicron. Nakatutok si Athena Imperial. Tumaas na sa 98.8% ang nakuhang Omicron samples ngayong Enero mula sa dating 1.30% na nakuha Nobyembre ng nakaraang taon batay sa datos ng Department of Health. Bukod sa BA.1 sublineage na pinakakalat sa buong mundo, mayroon na rin daw kaso ng BA.2 o Stealth Omicron sa Pilipinas. Kung ikukumpara po ang dalawa, ang BA.1 ay mas common sa mga returning overseas Filipinos at saka sa ating Region 5, no, or Region 5. Habang ang BA.2 naman ay nakita natin, this is the Stealth Omicron. Mas common naman po siya sa mga local cases natin sa bawat rehiyon natin. Wala naman daw nakitang malaking pagkakaiba sa clinical presentation ng dalawa. Limitado pa rin daw ang obserbasyong nakukuha mula sa mga ito at kailangan pa rin patuloy na pag-aralan. Sabi ng mga eksperto, huwag daw pakasiguro na ito na ang pinakahuling SARS-CoV-2 variant. Madali sanang sabihin na ito na yon, wala nang susunod. Pero I think what we've learned over time is
matinik ding kalaban tong virus na ito. I don't think this will be the last variant. It's very, very difficult to predict. Meanwhile, kailangan lang po tayong maging handa. Sa tayan ng Okta Research, below 1 na lang ang reproduction rate ng COVID cases sa National Capital Region noong January 21. Tugma ito sa datos ng DOH na nagpapakita ng pagbaba ng bilang ng active cases sa Metro Manila. Pero muling paalala ng DOH, mataas pa rin po ang 10,198 average na naitatala noong January 16 hanggang January 22. Mas mataas po ito kumpara sa 5,925 average cases nung nag-peak tayo dun po sa ating Delta experience dito sa National Capital Region. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. Wala na po sa 20,000 ang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayon sa bansa. 17,677 po yan, pinakamababa sa nakalipas na 19 na araw. At dahil dyan, bumaba pa sa 247,451 ang mga aktibong kaso kung saan 95% o karamihan po ay mild. Mas marami rin kasi kumpara sa bilang ng bagong kaso ang mga bagong gumaling na nasa 33,144. 79 naman ang nadagdag ngayong araw sa mga nasawi. Ayon po sa DOH, 6 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Putol ang kanang kamay ng isang mangingisda sa Ilocos Sur matapos kagatin ng pating. Ang umatakeng hayop, kulay itim at singlaki raw ng kanyang bangka. Nakatutok si Ivy Hernando ng GMA Regional TV Balitang Amiano. Emosyonal si Mang Ernesto habang inaalala ang trahedyang sinapit ng bayaw ni si Ruben Unabia habang nasa gitna ng karagatan na bahagi ng Puro Magsinggal Ilocos Sur. Makasidag kami, ma'am. Nakita rin mo ito. Nakakasadyay, ma'am. Sa kahit pagsansangita. So, alastok nga nang ikwatita, ma'am. Nga nang ila. Nang gochi ko di bangka. Dahil ito mo naman nakatalapo di danom. Naniniwala raw si Ernesto at mga kasama na nakagat ng pating si Mang Ruben na dali-daling dinala sa ospital. Ngayon, nagpapagaling na si Mang Ruben pero putol na ang kanyang kanang kamay. Kwento ni Mang Ruben, nakabingwit siya ng malaking isda nang biglang sinakmal siya ng pating. Yan si Tari nga niya ay pating. Yan si Tari nga, hindi nga mag-isili. Alak ko man niya na bandita ko ng Marlina rin. May itim at kasing laki raw ng kanyang bangka ang pating. Sa dami ng dugong nawala, nawalan siya ng malay. Kwento ng mga mangingisda, hindi na raw bago sa kanila na makakita ng pating malapit sa kanilang mga payaw o rama. Ito ang isang halimbawa ng payaw o rama. Inilulubog ito sa dagat saka kinakabitan ng floater kung saan inilalagay yung mga dahon na pupuntahan ngayon ng mga isda. Kaya kapag may malalaking huli, asahan na rin daw ang nakaabang na pating. Sa kabila ng sinapit at takot, buo pa rin ang loob ni Mang Ruben na bumalik sa dagat upang maghanap buhay. Para sa GMA Regional TV Balitang Amyanan, Ivy Hernando, nakatutok, 24 oras. Tutol ang Department of Health maging ang ilang medical expert sa pagsasabatas ng vape bill na ibababa sa 18 ang edad ng maaring bumili ng vape. Bukod daw sa anti-health, ay anti-youth daw ito ang depensa ng mga nagsusulong ng batas sa pagtutok ni June Veneracion. Nagsama-sama ang ilang medical expert para hadlangan ang pagsasabatas ng vape bill. Mr. President, we appeal to you to veto the bill, the vape bill in its entirety. Dahil ito po ay isang deregulasyon ng e-cigarettes and ng heated tobacco products. Ang vape bill na ito ay anti-youth, anti-children, and anti-health. Mariin din ang pagtutol ng Department of Health sa panukalang batas. Talagang kami ay sumasangayon at sumusuporta sa posisyon ng mga iba't ibang associations, no, na nagpakita ng kanilang disgusto for the vape bill, no. So sinusuportahan po natin sila at pinaglalaban ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Kapag naging batas, ibababa raw sa 18 years old ang edad ng mga maaring bumili at gumamit ng vape. Hindi tulad ng nakasaad sa Republic Act 11467 na 21 years old pataas lang ang pwede.
sa ilalim ng umiiral na batas. Malinaw na raon na nakasaad na nasa kapangyarihan ng Food and Drug Administration ang mag-regulate sa vaporized nicotine products. Pero nais itong baguhin ng vape bill para mailipat sa Department of Trade and Industry. Hindi na po natin kailangan ng bagong batas na ibibigay ang registration at regulation po ng mga vape sa isa pong sangay ng gobyerno na hindi naman po kaya no, na mag-regulate ng mga health products. Kung ibibigay sa atin, we can do it. In fact, meron na tayong mga preparations for this. Meron na ngang testing equipment for the device. Yung testing equipment for the consumables, pwedeng makapag-prepare ng DTI. Sa ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia noong September 2021, 4% lang ng mga Filipino adults ang nagsabing gumagamit sila ng e-cigarettes. 89% ang hindi pa nga raw nakakasubok gumamit. Karamihan ay sigarilyo pa rin ang gamit. Sila raw ang makikinabang sa panukalang batas na ito, sabi ng Philippine E-Cigarette Industry Association. Ito nga pong bill na to pag napirmahan at naging batas, mapapangalagaan yung mga smokers ano na nahihirapan mag-quit ng paninigarilyo no, by giving them a less harmful alternative. Apela ni Congressman Wes Gatchalian sa mga kritiko, bigyan ng pagkakataon ng vape bill na mapatunayang ito ang sagot sa mga naglipa ng illegal na produkto. Para ho yung mga hole in the wall, no? Kung napansin mo dyan, ang daming nagsatayuan ng mga vaping shop na unregulated, ay ma-regulate natin. Mahinto natin yung mga illegal na mga vaping shops. Matulungan natin yung industriya. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sa ilalim ng batas, maaaring tumanggap ng donasyon para sa kampanya ang mga kandidato. At ang sumobrang kontribusyon, pwede nilang itago bilang kita. Basta't nagbabayad ng buwis. Pero ang tanong ng ilang grupo, hindi man labag sa batas, itama ba daw ito? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tuwing panahon ng eleksyon, nakatatanggap ang mga kandidato ng donasyon para sa kanilang kampanya. May kandidatong kinakapo sa pondo at may kandidato namang sobra ang natatanggap na donasyon. Sa The Jessica Soho Presidential Interviews, sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na ang sumobrang pera sa kanyang kampanya, binayaran niya ang buwis at naging bahagi ng income niya. Naaayon niya ito sa regulasyon ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Nasaan na po yung pera? Sa akin. Income, part of your income. Wala akong violations doon? As long as nagbabayad ka ng buwis. Ayon kay former COMELEC Commissioner Louis Guia, walang nilalabag na batas ang isang kandidatong magtatabi ng sumobrang campaign fund. Titingnan mo yung ating existing laws on campaign finance, no? Wala talagang sinasabi kung ano ang pwedeng gawin ng isang nakatanggap ng mga donation na hindi niya nagastos sa kanyang pangangampanya. Pwede mong maintindihan yung circumstances. Ano nga ba ang dapat niyang ginawa? Well, under the existing law, nagbayad naman ng buwis, no? So that's the best that he can do under the existing policies. Probably o baka at ang maganda pa doon, palagay ko ay nadeklara, no, na may ganitong halaga na napunta sa kanyang poder na dapat pangangampanya. Sabi rin ng COMELEC, walang alituntunin sa ngayon na sumasaklaw sa unspent campaign contribution maliban sa BIR revenue regulation. There are no rules requiring its disposition in any specific way. Meaning to say, there are no rules that say you have to return, or there are no rules that say you have to restore it to the donor, the individual donors, or that you're supposed to use it for some charitable purpose. Wala, walang ganyan. The only rule that there is can actually be found in revenue regulations issued by the BIR, which state very clearly that unspent campaign funds shall be treated as income and shall be subject to the payment of the appropriate income tax. So it follows that there really is nothing wrong with hanging on to unspent campaign funds as long as you pay taxes on them. Pero sabi ni Guia, co-founder ng Democratic Insights Group, sa ganitong pagkakataon din makikita na merong kakulangan sa batas sa campaign finance na dapat matugunan. Nung binigay ng mga
ng mga contributors yun, specific yun para sa kampanya, para ma-promote yung candidacy nung binigyan. Eh, pag sinabi mong para sa kampanya, parang kanyan eh, may yung binigay parang may parang quasi public funds yan eh. Na ibig sabihin dapat gastusin mo lang doon sa kung saan siya dapat inintend para kaya siya binigay. Dahil public good yung pangangampanya, no? Parang may mali na pag may sobra ka eh pwede mong ibili ng bahay o ibili ng sasakyan. Pero ano nga man naman ang gagawin mo kung sumobra nga, eh, wala namang sinasabi yung batas at mahirap namang ibalik. Noong 2011, nagpatupad ng regulasyon ng BIR na ang hindi nagamit na campaign contribution ay napapatawa ng income tax at dapat isama sa taxable income ng kandidato. Sabi ni Gia, mabuti pa nga daw yung mga nagdadeklara ng sumobrang campaign fund, pero hindi raw imposible na merong hindi na lang umaamin. Kaya panawagan niya, magpasa ng batas para dito. Sandra Aguinaldo, Nakatuto, 24 Oras. Mga tututukang sektor kung manalo at pananaw sa sari-saring isyu ng bansa ang tinalakay ng mga tatakbo sa pagkasenador sa eleksyon 2022. Nakatutok si Mark Salazar. Binatikos ni senatorial aspirant Attorney Shell Jokno ang sinabi ni dating Senador Bongbong Marcos na maaaring patawan ng death penalty ang mga individual na di marirehabilitate at patuloy ang paggawa ng krimen. Sabi ni Jokno, kung manalong Pangulo, si Marcos daw ba ang magsasabi kung sino ang hindi na marirehabilitate? Delikado daw na magkaroon ng ganung kapangyarihan ng isang tao. Hinihinga namin ng panig si Marcos. Nag-guest si senatorial aspirant Mark Villar sa regular online program ni Davao City Mayor Sara Duterte kung saan sinabi niyang isusulong niya ang pagpapatuloy ng Build program. Pinuri ni Senadora Risa Ontiveros ang pagratipika sa bicameral report sa Expanded Solo Parents Welfare Act na layong magbigay ng tulong at benepisyo sa solo parents at kanilang mga anak. Para kay senatorial aspirant Jinggoy Estrada, kasing halaga ng bakuna ang pabahay sa gitna ng pandemya. Dahil marami raw pamilyang hindi nakakapag-quarantine o nakakapag-isolate ng maayos dahil wala silang maayos na tahanan. Ipinangako ni Senator Win Gatchalian sa forum ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII na magiging kampiyon siya ng business community at naniniwala siyang ang pinakamagandang suportang maibibigay ng gobyerno ay ang hindi pakikialam dito. Hinimok naman ni Sorsogon Governor Chis Escudero ang national government at LGUs na i-secure na ang health-related purchases para masigurong di maaantala ang pandemic response ng bansa kapag ipinatupad na ang procurement ban sa campaign period. Nananawagan si General Guillermo Eliazar na gawing prioridad ang pagbabakuna sa mga guro at estudyante ngayong planong palawakin ng face-to-face classes sa bansa. Isinusulong naman ni senatorial aspirant Harry Roque ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na source ng budget para mabawasan ang pagkakaroon ng lockdown sa gitna ng pandemya. Hinimok ni Attorney Alex Lacson ang mga opisyal ng Kongreso at Senado na iresolba ang mga issue sa mandatory SIM card registration bill para mapirmahan na ito ni Pangulong Duterte. Kinundina ni Senadora Laila Dilima ang umano'y pag-torture at pagpatay sa isang babae na natagpuan ng bangkay sa isang baybayin sa Santa Cruz, Davao del Sur. Naghain naman ang panukala si Senador Richard Gordon para amyendahan ang Republic Act No. 1164-3 at palawigin ang benepisyo para sa mga pamilya ng retirado ng miyembro ng National Prosecution Service. Kaugnay ng balita na mga gurong natangayan ng pera sa isang cyber scam, sinabi ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta na iimbestigahan niya ito at hihingi ng tulong ng mga ahensya kung paano ito maiiwasan. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Ibinahagi ng ilang presidential at vice presidential aspirant ang kanilang plataporma at pananaw sa iba't ibang issue sa bansa. Yan ang sanay puwersang tinutukan
nina Salima Refran, Mav Gonzalez at Sandra Aguinaldo. Sa panayam ng programang Sa Totoo Lang ng 1PH, tinanong si dating Senador Bongbong Marcos tungkol sa Taliano Gold. Batay sa mga kwento, binigyan raw ng ginto ng Taliano family ang mga Marcos at dito umano galing ang yaman ng pamilya. Nakangiting sabi ni Marcos, hindi pa siya nakakakita ng anuman sa sinasabing ginto at kung may nakakaalam daw ay sabihan siya dahil kailangan niya ito. Tungkol naman sa mga panayam sa kanya, sinabi ni Marcos na hindi na daw dapat balikan ang mga issue 35 years ago o yung panahong nasa Malacanang ang kanyang pamilya. Tanong kay Marcos, hindi raw ba dapat pag-usapan ang natura mga issue dahil tumatakbong Pangulo si Marcos? What questions are going to be asked that have not been asked? And how many answers do you have to give that have not been given before? Nothing's going to change. So why are we doing this? Sinabi rin ni Marcos na payag siya ipakita ang sarili niyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN sa proper authorities at hindi kung kani-kanino lang dahil baka gamitin sa ibang bagay. Nauna niyang sinabi sa panayam ng ALC Media Group na hindi siya pabor sa pagsasapubliko ng kanyang SALN kung magagamit ito sa aniyay political attack. Kaugnay naman sa mahigit 300 Twitter accounts na sumusuporta kay Marcos na inalis ng Twitter dahil sa paglabag sa platform manipulation at spam policy. Sabi ni Marcos, account daw yun ng mga kaibigan at supporters nila na tumutulong at naghahayag ng opinyon pero hindi raw nila kontrolado ang mga nasabing account. Sa kanya namang regular online program, tinalakay ni Davao City Mayor Sara Duterte kung paano nakatulong sa lungsod ang full digitalization ng business permit renewal. Iginiit ni Senador Manny Pacquiao na buo ang suporta niya sa katandem niyang si Representative Lito Atienza. Matagal na raw ang pinagsamahan nila at naniniwala raw siya sa husay nito bilang lider. Ipinatawag na raw niya ang kapatid niyang si Representative Ruel Pacquiao para ipaliwanag ang press release na inilabas ng LACA-CMD na nagsasabing suportado nito si Davao City Mayor Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Hindi raw siya kinonsulta sa bagay na ito. Sa isang press release naman, sinabi rin ni Pacquiao na dodoblihin daw niya ang sweldo ng mga guro kung manalo siya bilang Pangulo. Maraming guro raw ang nag-iikaos, kaya napipilitang pumasok sa sitwasyong nakakawala ng dignidad. Sabi ni Pacquiao, kabilang ang savings ng gobyerno mula sa korupsyon sa pagkukunan ng pondo para sa mga guro. Nasa 700 billion hanggang 1 trillion pesos kada taon, aniya. Ititigil din daw ni Pacquiao ang paglalaan ng malaking pondo sa intelligence at discretionary funds at i-realign ito sa salary increase ng mga guro at health worker. Sa privilege speech sa Senado, binatikos naman ni Senate President Tito Soto ang no vax no right policy ng pamahalaan. Ayon kay Soto, nagdulot raw ito ng kaguluhan, abala at diskriminasyon sa isang sektor ng lipunan. Paraan daw ito ng gobyerno para mapuwersang magpabakuna ang isang tao. Pero hindi daw dapat pilitin at i-discriminate ng pamahalaan ang mga taong piniling di magpabakuna sa anumang dahilan. Pinirmahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang executive order na nagbabawal sa mga public activities at mass gatherings para sa Chinese New Year sa Maynila. May iiral ding liquor ban mula January 31 hanggang February 1. So, ito ano lang naman, pag-iingat. Pero sa mga bahay-bahay nila, the family can get together, celebrate, and I hope they will also practice due diligence, kusang pag-iingat at kusang disiplina. But anything, public celebration, large activities is being prohibited. Handa naman daw si Moreno na isapubliko ang kanyang SALN. Di rin daw niya tinatago ang pagtanggap ng nasa 50 million pesos na tirang campaign contributions noong 2016. At nagbayad nga raw siya ng 13 million pesos na buwis para dito. Nilinaw rin ni Moreno na dahil sa delikadesa, kaya siya tumangging dumalo sa presidential interviews ng DZRH. Paliwanag ni Moreno, matagal niyang naging chief of staff ang station manager ng DZRH na si Cesar Chavez at ayaw niyang malagay ito sa alanganin. Marami pa naman daw ibang forum. Sa FB Live naman ni Doc Willie Ong, nagbigay kaalaman siya tungkol sa mga autoimmune diseases tulad ng lupus, rheumatoid arthritis at psoriasis.
Binisita ni Vice President Lenny Robredo ngayong araw ang Haji Panglima Tahil sa Sulu, kung saan nakapagtayo ng timber footbridge ang kanyang opisina para sa komunidad katuwang ang munisipalidad. Kinokonekta nito ang mga isolated na sityo sa barangay Pangasinan sa community proper. Pag tiningnan po natin dito sa left side ko, mga bahay po yan ng mga Badyaw. Ang laking tulong po sa kanila dahil meron na din silang connection dito sa bridge. Dati kasi mas bangka lang sila lagi. Humarap at nagsalita din si Robredo sa kanyang mga taga-suporta at ilang volunteers sa Hulo, Sulu. Nag-courtesy call din sa provincial capital ng Tawi-Tawi si Robredo at nag-turnover din siya ng COVID test kit sa lokal na pamahalaan. Nagpunta rin siya sa Badyaw Village sa bayan ng Bungaw para silipin ang proyekto ng Angat Buhay Program doon. Sanima Refran, Mav Gonzalez, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nanindigan ng COMELEC na patas at hindi biased ang mga commissioner na humahawak sa mga petisyon laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Sagot po yan ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa inihaing motion for partial reconsideration ng mga petitioner na nagpapakansela sa Certificate of Candidacy ni Marcos. Ayon kay Jimenez, naniniwala ang COMELEC sa kakayahan at karanasan ni 2nd Division Presiding Commissioner Socorro Inting. Maayos daw ang record ni Inting dahil bago ito maupo sa COMELEC ay 2 dekada muna itong nagsilbi sa hudikatura. Si Inting ang magiging acting chairman ng COMELEC habang wala pang itinatalagang kapalit ni Chairman Sheriff Abbas na magre-retiro na sa Pebrero. Sa apela ng mga petitioner, binanggit nila na sa pagbasura ng 2nd Division sa kanilang petisyon, e tila nagpaparatang paraw ito na may maling ginawa ang mga petitioner. Dapat daw matignan ng NBank kung nagkaroon ba ng bias ang 2nd Division laban sa mga petitioner na posibleng lumabag daw sa kanilang karapatan sa patas na pagdinig. Hiniling din nilang mag-inhibit ang mga miyembro ng 2nd Division sa pag-review ng desisyon. Of course, COMELEC takes exception to such characterizations, noting only that before her appointment to the COMELEC, no, Commissioner Inting actually served 20 years, has 20 years of judicial experience. We stand by the record of our commissioner, and again we let that record speak for itself. Yan naman ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. At ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.